Hey guys, this is Ella with EK Essentials and welcome to our YouTube channel. In today's video, ipapakita natin kung paano gamitin ang ating wax warmer. Ituturo din namin sa inyo ang tamang consistency ng wax para gamitin. At magbibigay din kami sa inyo ng ilang tips and techniques para mas maging hassle-free ang ating pag-wax. Kung gusto nyong matuto, panoorin nyo ito. So, eto na guys, medyo naglagay na tayo ng konting wax beans kanina para mas mabilis nating mapakita kung ano ba yung consistency na hinahanap natin for perfect waxing. Naglagay na tayo ng konti, tapos tinurn on din natin. Make sure lang guys na nasa high yung machine natin na para mag-melt siya kagad. Hindi naman siya masisira kasi meron siyang safety feature na nag-go automatically off siya kapag na-reach na niya yung maximum temperature ni machine. Tapos, mag-go on siya ulit once na nag-cool down na. So, you don't have to worry about anything else kasi yun na yung feature niya. Okay. So, ito na siya. Kapag ganito yung nakita nating consistency ng wax, masyadong runny, hindi pa siya recommended na i-apply sa balat kasi sobrang init niya. Mapapaso lang tayo and hindi natin gusto yon. Mababurn yung balat natin. So, ang gagawin ko, it's either ilo-lower down ko yung machine or ifu-fully turn off ko siya. Itong ginawa ko, tinurn off ko na siya kagad para kasi baka makalimutan kung naka-on pa pala siya. Mapaso ako. So, stir lang tayo ng stir to make sure na consistent yung init niya at saka yung mixture niya. Kasi kung papansin nyo, mas mabilis na nagme-melt yung nasa ilalim kasi nasa direct heat siya. So gusto natin, pantay lang yung init ng lahat ng nasa mixture. Okay? So wait lang. Stir lang ng stir. Cute naman siya eh. So stir. Yung iba nagtatake pero mas okay sa akin yung inaano ko siya, hinahalo-halo ko siya hanggang sa makita ko na yung tamang mixture. So, wait lang tayo saglit hanggang sa maging honey-like na siya. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung consistency na hinahanap natin. At saka, ito pa pala guys, yung iba kasi nagtatanong kung ilang minutes daw ba dapat palamigin yung ating wax bean sa loob. Wala po siyang specified na minutes kasi meron tayong mga tinatawag na environmental factors. So, kung nasa mainit na lugar ka or hindi naman sobrang init pero nasa room temperature ka, most likely, mas matagal mo siyang mapapalamig kasi nga nasa room temperature ka knowing na may kainitan sa Pilipinas. Especially kung nasa Manila ka, medyo mainit yung environment. So, kailangan mo talagang maghintay ng medyo mas matagal. Whereas pag nasa medyo malamig na lugar ka or nasa air-conditioned room ka na sobrang lamig na medyo naka-direct sa'yo yung hangin, medyo mas konti yung waiting time kasi mabilis lalamig yung mixture. So, wala talaga siyang specific time or duration para gamitin na kagad yung wax. So, try lang natin, i-flip-flip lang natin. Ang tawag natin dito ay flip test. So, kung ganyan, hindi pa ganun naiiwan yung wax, ibig sabihin, hindi pa siya pwedeng gamitin. I mean, hindi pa siya advisable na gamitin. Okay. Medyo kumakapal na siya, so wait lang tayo saglit before we can proceed to waxing. So, ayan guys, medyo tumitigas na siya. Pero hindi natin kailangang hintayin na tumigas siya na as in parang bubblegum. Kasi pag ganun, mahirap na siyang ispread sa balat. So, kailangan lang natin ng right consistency na parang sa honey.
Yan. So, medyo dumidikit na yung konti. Wait lang natin pa. Mga konti pa. Konti pang halo. So, if you think that you have extra sensitive skin, we can recommend na bago nyo planuhin yung pagwa-wax. So, for example, nag-melt na kayo ng ganitong mixture, pwede kayong mag-test muna sa inner wrist nyo. And then, pag ini-ano nyo siya, pag pinil off nyo siya, tapos wait lang kayo ng mga ilang, ano, parang mga siguro mga 24 hours to 48 hours, safe na yon. Kapag walang naging reaction, you're good to go. So, magta-test na tayo. Flip test. Ayan. So, medyo may naiiwan na. Flip test. Let's see. 1, 2, 3. Okay, usually, wait tayo ng 1, 2, 3. Kapag may bumagsak pa rin, hintay lang din tayo ng konti. Ito pala yung ginagamit natin, guys, ha. Hindi siya directly dito sa warmer. Meron siyang maliit na pot. Okay. Flip, flip, flip. 1, 2, 3. Medyo runny pa siya. Okay. So, ito na, guys. If you flip lang natin ng konti yung stick, pagkakuha natin ng desired na dami ng mixture na gusto natin, flip lang tayo ng flip. Okay? Kung mapapansin nyo ganyan. Then, bilang tayo. Kung nakatigil siya ng at least 2 to 3 seconds, good to go na siya. Okay? 1, 2, 3. Okay? Good to go na siya, guys. So, ganun lang. Ganun lang yung technique. Walang temperature na required or walang specified na duration para palamigin yung mixture natin. So, isa siya sa mga pwedeng techniques na pwede natin gawin para malaman kung spreadable siya at tamang-tama yung temperature niya, hindi masyadong mainit. Kung cautious naman kayo, extra cautious, pwede kayong mag-try dito sa inner wrist nyo. Kung sa tingin nyo, tolerable na yung init, wow! Okay na siya. Parang kaya na siya ng balat ko. Hindi na siya yung parang nakakapasok. So, wait lang natin, medyo matuyo. And then, good to go na. Pwede na kayong mag-wax. Wow! Peel off na natin siya. Okay. So, ano lang, ganun lang. So, meron tayong mga environmental factors, meron tayong flip test, at meron din tayo ng waiting time. Don't forget to stir kasi dun natin mahuhuli na equal yung consistency at equal yung temperature ng bawat beans na nasa mixture. Kung preferred nyo naman na magkaroon ng wax blocks, mas matagal yung paghihintay mo para mag-melt siya. So, I suggest na mag-wax beans na lang kasi ganun din naman siya. Okay? Ayan. So, ayun guys. Napakadali, napaka-hassle-free, and pwede nyo na siyang ligpitin ng ganito. Ituturo din namin sa inyo kung paano linisin yung wax warmer natin. So, marami pa tayong videos na i-upload. Don't forget to like and subscribe. At kung nagustuhan nyo to, pwede nyo rin i-share sa mga friends nyo, sa family nyo. And if you're interested in purchasing or trying out our wax kit, available po siya sa Lazada and Shopee. Ililink na lang namin below yung stores namin. Thank you for watching. See ya! Okay.